Simula na naman ng isang bagong umaga. Muling ngayong hapon, habang papalapit na ng papalapit ang halalan sa 2016, malaking hamon ang makilala pa ng lubusan ang ating mga kandidato at ang kanilang mga plataforma. Kaya naman, inihahandog ng Go Negosyo at News 5 kasama ang PLDT SME Nation, Smart Communications, Santa Elena Construction and Development Corporation at RFM Corporation, ang isang seryeng kikilati sa mga lalahok sa pagkapangulo at ang kanilang punto de vista sa usapin ng pagnenegosyo sa bansa. Ito ang Go Negosyo Talks, Meet the Presidentiable Series. Simula na naman ng isang bagong umaga. At para tulungan tayong mas kilatisin ang ating panauhin ngayong araw, makakasama natin ang ilan sa mga respetadong personalidad sa larangan ng negosyo at ekonomiya. Una na riyan si Attorney Mike Toledo ng Philippine Bar Association Committee on Business Reforms at siya rin ang spokesman ng Manila Overseas Press Club at kolumnista rin siya ng pahayagang The Standard. Narito rin si Patricia Chilip, ang President at CEO ng Standard Insurance. Kasama rin po natin ngayon si Rosalind Wee, ang founder ng Marine Resources Development Corporation at chairman ng W Group of Companies. Miyembro rin po siya ng Board of Governors ng Philippine Red Cross at isa sa mga trustees ng Go Negosyo. At narito rin ang Executive Director ng Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo, si Ginoong Ramon Lopez. Susunod po si Mr. Babe Romualdez, ang pangulo po ng Manila Overseas Press Club na siya ring presidente at CEO ng Stargate Media Corporation at People Asia. Siya rin ay kolumnista ng Philippine Star. At para po kumpleto sa ating mga panelista, narito po si Mirna Yao, ang presidente at CEO ng Rich Prime Global Inc. at dating chairperson ng Philippine Commission on Women. Welcome again to Go Negosyo. Thanks for having us. And of course, we want to thank no other than Senator Grace Poe for gracing this event. I will have to start this forum by asking the question on everyone's mind, which is the decision of the COMELEC, the second division at least, no? Siyempre po, ang unang tanong po sa inyo sa puntong ito ay, ano po ba ang inyong susunod na hakbang ngayon na kayo po ay idiniklarang kanselado ang inyong certificate of candidacy? Wala man lang warm-up sa tanong eh, diretso agad. Mga kababayan, nakatayo pa naman ako. Alam nyo, ito po ay isang laban. Ito po ay laban ng boxing lang eh. Yung round one sa set. Kahit papano, dahil na rin po pinanigan ng ating mga kasama, hindi lamang yung letra ng batas, kundi ang spirito ng batas. Tayo po ay nanaig doon. Ngayon po round two. Talo po tayo sa round two. Tanggap namin yon. Pero may proseso po dito. May isa pa, may end bank. Inaasahan ko po na matatalo rin tayo sa isang division ng COMELEC. Bakit kamo? Sapagkat kung ang interpretasyon nila ng batas ay ganon at yun din ang gagamitin sa kabilang division, malamang ay ganon rin ang kanilang magiging kasagutan dito sa aming apila. Subalit, hanggang Supreme Court po ang laban na ito. Ngayon, sinasabi nila, bakit ang lakas ng loob mo? Eh, Supreme Court, mas mahirap yan. Hindi po. Ang Supreme Court po ay binubuo ng iba't ibang individual. Nung tumakbo po si FPJ noon, nagkaroon din po siya ng kaso sa Supreme Court at ang ating ginagalang na si Justice Renato Puno ay nagdesisyon at sinabi, dapat ang tao ang magdedesisyon. Sapagkat kami na naririto ay hindi naman po boses ng lahat. We are the unelected members of society. So, patuloy lang po ang aming trabaho, higit sa lahat ay panalangin. Ito po ay grasya ng Diyos. Kung nararapat, nararapat. Kung hindi, hindi naman ako nananabik sa posisyon na yan. Puwera na lang sa pagkakataon na mas mapabuti ang buhay ng ating mga kababayan. Sa tingin niyo ho ba meron pong kumikilo sa likod ninyo
para tiyakin na mayat maya ay meron itong petition na ito. Ganito po yun. Hindi naman uusad ng ganito kung walang kumikilos. So, syempre, meron talagang tumutulak para dyan. Pero galangin natin. Sabihin na natin na gusto talaga nila malaman kung ano ba talaga ang nilalaman ng konstitusyon ukol dito. Pero nga, sabi nga nila, masyadong liberal ang desisyon ng COMELEC, kaya nga para daw imar yung election ng 2016. So hindi natin alam. Pero maraming din gustong malaman dahil alam naman natin na maraming nangligaw sa'yo. Nangligaw ang administrasyon, nangligaw ang ibang kandidato bilang pangulo, at maraming grupo. At sinabi nila na mas maganda at mas sigurado kung tatakbo ka lang bilang vice presidente. Baka nga kung ikaw ay tumakbong bilang VP, baka itong issue ng DQ at kung ano pa yan ay baka hindi pa ilabas. Siguradong panalo na po kasi sa surveys naman, kayo po ang number one bar none as a vice presidential choice of the Filipino people. And yet, Madam Senator, you decided to run for the highest office of the land. Can you please tell us why you've decided to do this? And if I may segue to my second question, which is, ano po ang may expect natin sa isang Grace po administration? Maraming nang liligaw. Sana ligaw na lang nung teenager ako, imbis na ngayon sa politika. Mas masakit sa ulo at sa puso ito eh. Sa totoo po, marami talagang nag-imbita sa akin na tumakbo bilang vice nila. Noong mga panahon na yun, hindi po issue ang citizenship ko sa kanila. Hindi rin po issue ang aking pinanggalingan sa kanila. Pero sa ngayon po, ang nakakalungkot, sila po ang nagtatapon ng issue na to. Ngayon, bakit hindi ko tinanggap yon? Unang-una po, isa ng pribilehiyo ang makonsidera nila. At ako'y nagpapasalamat hanggang ngayon na nakonsidera nila ako. Kaya lamang po, pag iniisip ko, ang sasamahan ko, kailangan naman din ay kumpiyansa ako sa tao na yon. Na yung tao na yon bilang isang pangulo ay talagang makakagawa ng mga reforma at pagbabago na matagal na nating minimithi. Yung iba sa kanila ay direkt akong nakatrabaho. Dahil bilang isang Public Order and Dangerous Drugs Chairman ng Senate Committee namin, yung iba sa kanila direkt akong nakatrabaho. At nakita ko, siguro, may magagawa rin naman ako. Kaya nga maganda ang proseso ng demokrasya. Ialay mo ang iyong sarili, pero sa bandang huli, ang taong bayan pa rin ang dapat pakinggan tungkol sa kanila mga boses. Ngayon, ang pangalawang tanong ninyo, attorney, kung sakasakali ako maging pangulo, isa pang mabigat na tanong sa umpisa pa lamang, ano ang aking gagawin? Marami tayong pwedeng gawin, pero ang palagi kong sinasabi, kailangan unahin natin ang pinakanangangailangan sa ating bansa. Pero lahat ng ito, kailangan ko kayo, mga mayayaman na namumuhunan, ang mga small to medium enterprises ng ating bansa, bakit kayo kailangan? Ang number one na problema sa ating bansa ay kahirapan. Hindi po natin matutugunan ang kahirapan kung wala tayong trabaho. At hindi po magkakaroon ng trabaho kung konti po ang investments at puhunan sa ating bayan. So lahat po tayo ay konektado. Sabi nga po ng isang businessman, isang nag-sponsor dito, business should be in the business of ending poverty. The government should not just be there to regulate. The government should be there to enable. Therefore, the government, together with the private sector, has to be in partnership to create jobs for the people. To make it easier for you to comply, to inspire you, so that instead of giving you roadblocks to success, the government is actually helping you. Let me give you an example. Yung isa pong kasama ko sa opisina ay dating may barbecue stand. Dalawa po, sa harapan ng UANP sa Pasig. Ano po nangyari? Dun sa barbecue stand niya, kailangan niya mag-report ng taxes monthly, quarterly, yearly. Pag hindi mo nagawa ng isang beses doon, meron ka ng open case. So, ayaw na lang niya na ipagpatuloy yung barbecue stand niya kasi parang sabi niya, kulang pa to sa sakit ng puso na dinadanas ko para lamang itaguyod ito.
So may mga nawala ng trabaho. Ngayon, chief of staff ko na siya. Number four. Pero ibig ko sabihin, ito, number five sa bar exams. Pero sinubukan na mamuhunan bilang isang businessman. Meron ako isang kaibigan. Nagtayo, may malaking ano na, business na restaurant sa Makati. Pero in memory of her mother, na paboritong area ng San Juan, dahil nandun yung mga kaibigan niya from Manila na naglipatan, tinaguyod niya ang isang maliit na restaurant doon. Pero pag inisip niya yung hassle ng compliance at lahat ng paperwork na kailangan gawin, sabi niya, hindi ko na kailangan ng sakit ng ulo na ito. Ilang trabaho rin ang nawala. Kahit na sabihin mo lima o pito, times four, ilan pa rin mga bata at pamilya ang apektado dito. Kaya nga, that's what I'm trying to say, attorney. We've already made big strides when it comes to our economic gains. We need another 6 years of sustained growth for that growth to be felt by the majority. Let us not break the momentum, but let us add on to it. Because nothing's perfect. We're not saying that everything's perfect now, but because of the leadership of our president, meaning he is a person with credibility, there's inspired confidence to invest in our country. Thank you. Thank you. Mr. Babe has a question. Senator Grace, well, you've answered all the questions quite well as far as the political side, but there's just one question that people are wondering. You said that you just said, in fact, that you are not really, in other words, you're willing to accept whatever the results are with all of this disqualification case. In the event, God forbid, that it happens, are you willing to endorse any of the last remaining four candidates? Okay, that's a great question to hang on to, but we have to take a break right now. At unang patikim pa lang po yan sa ating usapan ngayon. Sa ating pagbabalik, kikilatisin po natin ang paninindigan ni Senator po sa iba pang mga issue ng bayan dito lang sa Go Negosyo Talks, the Presidentiable Series.